Mga kapatid, sa ating banal na pag-ibig ng ito, sama natin sa ating panalangin na maaaring pasasalamat na tatangin kilingan ng mga sumusunod at nagkalikan ng pamilya. Rafael, Flor, Odette at Yvette Lenio, Brian at Jasmine Yu, Pamilya David at Dela Cruz, Cecily Rivera, Rosemar Paming, Bilet Ramos, Dennis at Eli Santos, Danilo at Emily Sebastian, Alex at Jim Magdarawo, Michelle Esteban, Nanget Marisa Dela Cruz, Aurora Silungan, Lourdes Hilario, June at Soli Del Rosario, Elma Labrador, Jean Silungan, Noela Zeni Galvez, Dr. Marat Marie Tolentino, Dr. Abel Said Banaat, Ana Carmela de Guzman, Vidal at Marieta Carol, Riquet Avic Magpo, Celia San Felipe, Edgardo at Aida Cunanan, René Teve de Leon, Paul F. Resurrection, Alicia Arcega Villacrucis, Antonio Evelyn Salazar, Celi Celine Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Edwin at Aida Cumapas, Larry Teresa Ramon Valenzuela, Jana Teresita Edenun, Antonio Victoria Sanchez, Christopher and Janet Lo, Janet E. Pascual at Hindi ng ADB Community, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Rupino Pexuli, Nila Ligolo, Wilfredo Cristina Pascua, Julia Terrera, Mirna Lumba, Joseph, Mary Grace at John Paul, Marlo at Mary Grace Liano, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kaligalilang pamilya, mga kasama pinanay sa Bulumo, Solid Child Council, 6737, Agustus, Bulacan, at ng Catholic Women's League ng Lawa, Megawayan, Bulacan, Hospicio de San Juan de Dios, Lito at Karen Bergal de Dios, mga mananampalataya ng Barangay Pulo, San Rafael, Bulacan, at ng Barangay Gambao, Agustus, Bulacan, mga manggagawa sa Philippine Ports Authority Head Office, NPMO, Edwin at Josie Lazaro, J.D. Navarro Rueda, Ivo Sabra, Honorata de Guzman, Victor Divina MC, Dina Saavedra, Jolie Tayal Marfil, Leo Celestina Tiu, Architect Bernard and Edna de Guzman, Adriano Sanchez, Camila Lazaro Aquino, Bini Villanueva, Nick at Evelyn Rillera, Armand at Imi Isma, Rowena Villedo, Jen Tabani, Joshi Brillantes, Yuna Doris Villanera, Yolanda Basihan, Gaspar at Susan Dumaday, Debbie Limbuna, Amy Ferry Manado, Jima Jordan Imden, Emelita de la Cruz, Reina Antidabaw, Ivy Lorin, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Amdaisa Katrina Monera, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime Joven Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Alan Yvonne Guevara, Dr. Caroline Enriquez, mga doktor at medical staff ng Our Lady Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, Brigido Hospital, Skyline Hospital at Warimen Hospital ng lungsod ng Sarasota del Monte, at lahat ng mga frontliners sa pagsipo sa pagkalat ng sarado ng COVID-19, kaya hindi ng mga kawalin ng pamalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng Sarasota del Monte. Para sa kagalingan ni Anita Lopez, Eloisa Villamil, Eric Emaroy, Corazon Rodriguez, Alicia de Vega, Samantha Osella, Capistrano Mandebro, Timoteo Luela, Jose Ina, Aris Ann San Miguel, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Cielo del Mundo, Mariel Maravilla, Georgie Santiago, Mark Joseph Bernardino, Benjamin Valerio, Enrico Villanueva, Dino Soriano, Adriano Santos, Rami Banaat, Minda Saison, René Lino Laguador, Lucy Lita Paming, Dr. Benjamin Miranda Jr., Dr. Harold Ramil, Sam Ingal, Reggie Garcia, Dolores Rogero, Feni Victoriano, Mario Pagliano Sr., Alvin David, Ricardo de la Ubeña, Dave Mark Cruz, Maria Victoria P. de Rosario at Pamilya, Linda Bujador at Pamilya, Lady ng Pamilya Habala, Bujador at Mayudang, Alan Kasuyon, Margarita, Isabel at Lloyd Umagi at buong pamilya, Leticia Arceo, Joey Dumba, at para sa karawan ni na Feli Macaranas, Julian Banuis Pablo, Raquel Pilon, Charles Reyes, Rosalinda Chan, Jasmine Dino, Carol Bado, Chen Maginte, Bong Morales, Julius Mariano, para sa kapayapaan ng kaluluan ni Ricardo Senedonia, Viviana Hill, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Puloy, Dean Raquel, Frederick Nelson, Nicolas, Eric, Alfredo, Maura, Roman Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Jaime, Ima Concepcion, Maria Teresita, Nestor, Atanasia, Susana, Protasio, Domingo, Maximina, Alejandro, Inequeta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Dinora, Romeo, Felino, Pedro, Felisa, Lucila, Justin, Roy, Sofia, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria,
Antonia, Marie Mercedes, Mark, Martin, Agustin, Felicidad, Magdalena, Jose Pipito, Antonin, Manu, Demesio, Cesar, Minerva, Reynaldo, Dennis, Remedios, Alberto, Belencito, Margie Will, Purificacion, lahat ng mga kaluluwas sa auditorio, at hindi na makalamaya pa mga rektor ng Diocese ng Malolos, at mga doktor at frontliners, at mga naging biktima ng sakit ng COVID-19. Dennis, sila Enrique, Robert, Antonina, Edwin, Jacobo, Edwin, Remigio, Crescencia, Maria Fatima, Amelita, Grace, Kenaro, Wilfredo. Sa kanya ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaibigan ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mabuting Panginoon na nagpapatawad sa atin ang lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Dumating na tagapaganyay ang mga sarami, magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Nagalumlog ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan tayo ng mga panghilingang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin ang papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinaludan niya, pinupuri ka namin, ninarangin. Sinasamba ka namin, ipinaguni ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapulingan. Panginoong Diyos, hangin ang namin, Diyos ang makapagyarihan sa manalangin tayo. Ama naming makapanilingan, kinilaga mong unang pag-aari ng iyong mga apostol sa pagdanap ng dugo ni Santiago, ipagalong mong tumibay ang iyong sambayanan sa kanang pagpapahayag ng pananampalataya at lubos ang pagkakamit ng pagdanamin ng puspusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamang. Kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di maliliit na kapangyarihan ay sa Diyos.
at hindi amin. Hinigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagabi. Kung minsan nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pa't habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus, ang siya rin bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga ito nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nagtanim na may luha ay aanin na tutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aanin na tutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik. Ang nangyaring kasaysayan parang isang pananinig. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aanin na tutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid. Ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong ripit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung panahong inuulan yaong mga inutuyong bagis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-anim masasaya at natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aanim natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay anim pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aanim natutuwa. Sumaiyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hinihin, kaya tumod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig ko? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y pagkalog ni Diyos sa dalawa kong anak na ito ang karapatan magawang katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatayin ko? Opo, tungo nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatayin ko'y babatayin nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sinong maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luglugang sinasabi ninyo'y para sa mga pinagandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alaga, nagaling sila sa magkakapatid, kaya tinanapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hindi na nagahari sa kanila at ang mga dinanakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat uliran sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging nakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang pagingkuran, kundi upang maglingkod at iari ang kanyang buhay para matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Mga mapag-isa, ipuwabuti balita ay pinapayag sa atin ang paglapit ng dalawang magkapatid upang hilingin sa ating Panginoon na sila ay makaupo sa gabing kanan at gabing kaliwa ng ating Panginoon. Nang ibig sabihin, kapag nalahari na ang ating Panginoon, sila ang malagay sa pwesto sa lugdugan ng kapangyarihan. Hindi man sila kasing kapantay ng ating Panginoon, pero kapag sila napunta sa gabing kanan at gabing kaliwa ng ating Panginoon, mas mataas ang tingin sa kanila ng mga tao sapagat hindi na mas mataas ang tingin sa kanila sa lugdugan ng kapangyarihan. Kaya nga po mga kapatid, anong sabi ng ating Panginoon? Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, mababataba ninyo ang hirap na babatahin ko. At tumugon sila, opo, kaya nga po walang kagatol-gatol ang kanilang pagtugon, subalit hindi naman nila naunawaan kung ano pa ang mangyayari sa ating Panginoon pagdating ng panahon. Nang paghihirap ng ating Panginoon ay namamulugan na siya'y parurusahan, na siya'y magdurusa, na siya'y mag-aari ng kanyang buhay, siya'y papatayin sa krus na banal upang nang sa gayon magkaroon tayo ng kaligtasan mula sa ating pagkakasala. Subalit matapos ang tatlong araw, siya'y muli pabubuhay upang ipahayag naman sa atin na nalupig na ng ating Panginoon ang kasalanan. Nalupig na niya ang sumpang dulot ng pagkakasala na walang iba kundi ang kamatayan. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pumabuting balita, marami ang nagalit doon sa magkakapatid na ito sapagat ang sa kanilang palagay, naunahan sila ng magkapatid na ito. Nagagalit sila marami, hindi sapagat naging mayabang o ambisyoso yung magkapatid na ito na lumapit sa ating Panginoon. Subalit mga kapatid, maraming nagagalit yung sampo sapagat naunahan sila sa paghiling sa ating Panginoon. Naunahan sila na sila ay makakwestuli pagdating ng panahon sa gawing kanan at kaliwa ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, anong pinapakita nito sa atin? Ang ating Panginoon ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi para paglingkod at magkaroon ng buhay ang lahat ng mga tao na walang hanggan sa pamagitan ng kanyang pagtubos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po mga kapatid, ang ating Panginoon ay isang mabuting halimbawa ng tuloy ng paglilingkod at hindi ng paggamit lamang ng kapangyarihan upang siya ay maluklok sa karangalan sa mata ng maraming mga tao. Sapagat sa katunayan, hindi niya kailangan ng karangalan. Sa katunayan, hindi niya kailangan ng lahat ng mga papuri. Subalit ito ang pangangailangan namin. Sapagat tayo ang may mas mababa, kaya nga tayo ang pumupuri sa ating Panginoon. Tayo'y mga alipin lamang o mga kaibigan ng ating Panginoon. Hindi tayo Diyos, tayo mga tao lamang, kaya tayo ang may pangangailangan sa Diyos. Kaya kung tutusin, hindi tayo kailangan ng Diyos. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, isinisiwalat niya at ibinabahagi sa atin ang kanyang nag-uumapaw na pag-ibig upang tayo man ay mapunan sa ating kakulangan ng pag-ibig na ito. Kaya nga po mga kapatid, ang bibigay ng Panginoon ay ang pag-ibig na nag-uumapaw sa kanya. Hindi lamang ang pagnanais na tayong lahat ay marunong sa pwesto ng kapangyarihan. Kaya nga po sa ating buhay dito sa lupa, napakarami ang mas naghahanap doon sa lugdukan ng kapangyarihan kaysa doon sa pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya nga po kadalasan na isasantabi pa ang pag-ibig na ito sa Diyos at sa kapwa, malaging lamang sa pwesto. Kaya isipin natin mga kapatid, no, kung sino yung nasa pwesto ngayon. Nasa sa kanya yung kapangyarihan, nasa sa kanya yung kasikatan at kadalasan, nasa sa kanya rin ang kayamanan. Kaya nga kapag ikay nalulok sa pwesto ng kapangyarihan, napakarami rin mga tao ang nais na dumikit sa iyo. Kaya nung dati, wala ka sa pwesto, walang kumikilala sa iyo. Wala ka sa pwesto, walang lumalapit sa iyo. Pero minsan, nalalagay ka sa pwesto, lahat na parang magnet gustong lumapit at pumabit sa iyo. Sapagat pinanais nila, hindi ikaw, kundi yung kapangyarihan na taglay mo. Kaya nga pinagpapalagahan nila, hindi yung pagkatao mo, ang pinagpapalagahan nila, yung pwesto kung saan ka nakalagay. Kaya nga po pagdating ng parol, pag nawala ka na sa pwesto, et syepwera ka na rin sa buhay nila. Kapag wala ka na sa lugdugan ng kapangyarihan, hindi ka na rin kilala ng mga taong dati ay lumalapit sa iyo. Kaya nga po mga kapatid, ang pangarapin natin, hindi lamang yung kapangyarihan. Ang pangarapin natin, yung pag-ibig na ibinabahagi sa atin ng ating Panginoon. Sapagat pagdating ng panahon, kahit wala ka sa pwesto, kahit mahirap ka lamang, kahit hindi ka sikat,
kung iniibig ka at umiibig ka sa iyong kapwa, hindi ka pababayaan at hindi ka lilibutin ng mga taong malapit sa iyo kahit nung araw pa. Sapagat ang pag-ibig kailanman ay hindi kumukupas kapag ito ay lantay at ito ay mukal sa puso ng mga tao sa iyong paligid. Kapag ang pag-ibig ay mukal sa iyong kalooban at ang pag-ibig na ito ay wagas, ang pag-ibig na ito ay nagtatagal hanggang sa wakas. Kaya nga po ang pangarapin natin, hindi kapangyarihan, kundi pag-ibig na iaalay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, tingnan po ninyo sa mga taong naghahangad lamang ng kapangyarihan, ano ang palaging namabayani? Yung po bang nating mataas sa pwesto o kaya naman maumusan yung iba? Kaya nga po yung iba, nagmumukhang sipsip, malagay lamang sa pwesto. Kaya pansinin po ninyo yung ibang mga tao, no? Kung ano yung ginagawa ng leader, ginagaya, bakit? Sapagat ng sa ngayon, makapagsiksik pa lamang sa leader. Kaya kung yung leader, palamura. Yung mga tauhan, nagiging palamura din. Bakit? Sapagat gusto maging kaaya-aya sa mata ng kanyang leader. Gusto mapalapit sa puso ng kanyang leader para lang sa ngayon, baka sakali, pagdating ng parhon, mas malagay sa magandagan ng pwesto. Kaya kapag kayong leader, para bintang sa kanyang kapwa o nanihiram puri sa kanyang kapwa, walang good manners and right conduct, ganyan din ang ginagawa ng ibang mga siksik. Para nang sa ngayon, kapag ginaya nila ang kanilang leader, baka sakali malagay sa magandagandang posisyon. Kaya kapag kapo yung leader, masama ang ugali, masama ang pita laban sa kanyang kapwa, ginagaya ng mga sipsip. Kaya nga po yung mga sipsip, nagpapaliksahan pa kung gaano kadami ang kanilang gagawin para sa kanilang leader. Yung mga sipsip, nagpapaliksahan pa ng kasamaan, ng kasilungalingan, ng pagbibintang, ng pagmumura, maging kaaya-aya lamang at mapalapi sa mata at sa puso ng kanilang iniidolo na leader. Nang sa ganoon, hindi para lamang hindi lamang para mapalapi sa pagkatao ng kanilang leader, sapagat ang inaasam nila mapalapi sa pwesto ng kapangyarihan. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pumuhay, hindi ganito ang dapat na mangyari. Isasantabi mo ang kaligtasan mo, isasantabi mo ang kalusugan ng iyong kaluluwa para lamang magkaroon ka ng kapangyarihan. Kaya nga po ang sabi-sabi sa ibang tala ng banal na kasulatan, makamtan mo man ang lahat sa buong mundo kung mapapahapak naman ang iyong kaluluwa para saan ang iyong ginagawa. Kaya nga po ang sabi-sabi ng ating Panginoon, hindi ang kapangyarihan, kundi ang paglilingkod na may pag-ibig ang siyang ating pangarapi upang makatulad tayo ng ating Panginoon sa kanyang pinakita halimbawa sa araw-araw sa amin nung siya'y kapiling pa ng mga tao dito sa lupa. Kaya nga po ito rin ang kanyang itinuro sa kanyang mga alagad at pagdating ng panahon. Ito rin ang natutunan ng kanyang mga alagad. Kaya nga po si Santiago Apostol, aking pinagdiriwang ang kanyang kapistahan ngayon sa panatiyan at ari ng kanyang buhay, kagaya ng aming Panginoon, sa kanyang pagmimisyon sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang mabuting balita, ang kanyang ipinangaral, hindi na ang kalakilaan ng posisyon, hindi na ang pwesto ng kapangyarihan, kundi ang kanyang ipinangaral na ay ang pag-ibig na galing sa aming Panginoon. Kaya nga po pagdating ng panahon, ang puso ni Santiago Apostol, gayon din ang iba pang mga alagad, ay dinalisay ng turo at aral ng ating Panginoon. Kaya nga, nag-alay sila ng kanilang buhay para sa Ebanghelyo, nag-alay sila ng kanilang sariling buhay, nagbubo ng sariling dugo para lang sa gayon ipahayag sa atin ang sinusunod na nila ay hindi ang kapangyarihan lamang, kundi ang sinusunod na nila ay ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya nga kanilang paglilingkod ay nilatipan ang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig sa kanilang kapwa. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ang dapat nating tahakin nang sa ngayon kagaya ni Santiago Apostol, makasama rin natin ang ating Panginoon sa kanyang kaharian, sapagat sa kaharian ng ating Panginoon, walang pwesto ang kapangyarihan, ang naroon lamang ay ang pag-ibig na nananalaytay sa bawat isang nagpupuri sa ating Panginoon. Ang naroon lamang ay ang pag-ibig na wagas na ibinabahagi sa tuwina ng aming Panginoon. Mga kapatid, si Santiago kapaliliwan ay tinawag mula sa pagsusuri ng kanyang pagsusulsi ng kanyang dapat upang sumunod kay Kristo. Sa tulong ng apostol na natutong maglingkod sa iba, tayo ay manalangin
at sa bawat panamita ng aking mga itutugon, Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga lingkod ng simbahan, naway gampanan ang kanilang tungkulin sa diwa ng paglilingkod at paglalaan ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway makatupad sa kanilang tungkulin ng may katapatan at pag-alay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Magkaroon nawa ng maraming kabataang bukas loob na tutugon sa tawag para sa pagpapali at buhay relihiyoso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway matutong makibahagi sa kalis ng paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga yumao, naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Diyos na aming Ama, tulungan huwag kami ng mga panalangin ni Santiago sa paglalapit namin sa iyo ng aming mga kaibigan. Nawa ang paglalakbay namin ito sa buhay ay magukuhan sa paglilingkod sa iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong pag-aaral ay maging kalulugod sa Diyos amang mga pagyanihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aaral sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang manalangin ulit ka, dalisay mo kami pakundangan sa naliligtas na binyag ng iyong anak upang sa kapista ni Apostol Santiago na nilubong ulang makalilog sa kanyang kalis, kami makapagandog ng hal niyong tinatanda na matamis. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming mga paninihan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Tinatag niya ang iyong sambayanan at mga apostol ay salig at katuwa sa pagpapanatili ng iyong pamamahal na di mawawakas kahit kailan. Kaming sambayan ng Rodino sa daigdig ay katibay ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpaliwati sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalagitan, kami nagumuni sa iyong kalakitaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kapitasan, pinagbara mo talilito sa kanan ng Panginoon. O sana sa kapitasan. Ang maraming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't pamagitan ng iyong Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinag-isa po sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinag-alilangin niya yun, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kani, ito ang aking katawan na iyaman loob para sa inyo.
Gayun din naman, noong matapos ang abunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat walang agamtipan. Ang aking dugo ay mabuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang pinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maging kod sa iyo. Sinasabi namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakansa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalinawin mo ang iyong simbahang naganap sa buong naibig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, dinelis namin obispo at ng Tanang Kapalian. Analahanin ko rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila muli mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patulihin sa iyong kalipanagan. Kaawaan mo at pagindapagin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kagalutugod sa iyo. May pag-iwang naman namin ang pagpupuri sa ikararagal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa magpapakapanginigan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa talubinin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakasto. Iyadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pininanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagintas namin si Yesu Kristo. Sa pagkaliyo, kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan iniibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalatay pag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
pagkalobos sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo nila ang iyahan sa kanyang piging. Panawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami o Panginoon naming Diyos. Sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala ng dulot ng pandemya ng COVID-19, ganon din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam ba ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng infeksyon, ng mga napupuluan ng mga pagamutan, pagkawala ng harap buhay, buto, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Itinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling maturid at napapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampolitikang interest namin, at magdala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong Espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan, sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Manalangin tayo. Mabalaming mapamahal, tanitulungan mo pagkunda sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayong sa kapistahan ay masaya kami na kinabang sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalaan kayo na makapagiling ang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.